yun po ang dapat nating matandaan dito sa Jeremiah chapter 10 verse 1 and 6. Inihalimbawa naman sa tinatawag na idolatry ang ilang bayan na gumagawa ng ganitong tinatawag na walang ayon sa pag-usa ni Kristo. Inyong dinggin ang salita na sinasalita ng Panginoon sa inyo o sa bayan Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa at huwag kayong manglulupaypay sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga bansa ay nanglulupaypay sa mga yaon, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kaguluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kawis sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakot. Yung binabanggit ito kung ating gagamitan ang tinatawag na sentido common o logic, yung binabanggit po dito, meron to bumuputol ng punong kahoy sa gubat. Yun yung tinataray sa verse 2 na mga kaugalian ng mga bansa, verse 3, at sa verse 2 naman, yung lakad ng mga bansa. Diba may tinatawag na ano yun, Panang Benga Festival? Yan, yung mga ganyan, na kung saan dapat ang paghuli sa Diyos, ay kung sino-sino pang mapamaiitim na, ewan ko, anong nilalang ito na binibigyan ng paghuli. Dahil daw panahon ng mga pag-aani. Yun yung mga tradisyon ng mga bansa na kung saan nakakasagasa ito o nakakabastos ito sa Diyos. Hindi yan dapat yung bigyan ng paghuli. Ako, parang ganon. Ako na nagbigay ng buhay, tumalang sa tao, ibinigay ko ang inyong pangangailangan. Binigyan ko kayo ng tinatawag na buhay, sa akin kayo tumaroon ng utang na loob. Hindi diyan sa mga lakad ng mga bansa kasi ang daming tradisyon. Yun ang ating iniiwasa na mahalubiluhan ng aral ng iba yung tinatawag na iglesia kasi dito lang tayo. Yun nga po yung lagi natin sinasabi, yung mababasa lamang natin dito. Ayon sa verse 3, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan, walang paguluhan. Wala itong saysay sa Diyos. Kahit ano pa iyan, pagkaganda-ganda niyan, wala itong paguluhan sa Diyos. Ang dahilan niya, sapagkat may pumuputol ng punong kawis sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Inanyuhan niya yung isang puno sa pamamagitan ng palakol. Verse 4, kanilang ginagayakan ng pila at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Ano yun? Eh yun yung Diyos-Diyosa na inukit. Para daw hindi gumalaw, ikinakailangan pakuan. Sila ay gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Nangyayari ito pag may sunog eh. Saan ka nakakita ng ganitong Diyos na pinatusan? Di ba? Na sa mga oras na tinatawag na kanil, baliktad yata, dapat ikaw ang tutulong sa amin, ikaw tinutulungan namin, Diyos. Kasi nga, ito yung Diyos, Diyosan, ibig sabihin ay peke. Sapagkat hindi makalakad, huwag ninyong katakutan ang mga yaon. Sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala rin magagawang mabuti. Ibig sabihin, patay yan, walang buhay yan, Diyosan na yan. Walang gaya mo, o Panginoon, ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Kaya ito'y ipinakikilala magmula pa doon nang ipangaral sa Israel, sabihin ninyong may Diyos sapagkat yung iba, na gaya natin sa Pilipino, ay may naniniwala dyan yung mga anito, yung mga ita, yung mga gumawa ng larawang inanyuan na kung ano yung maiisip nila, ang pakahulugan nga dati doon sa ano, aeroplanong dumaan, ibig na malaki. Diba? May mga ganitong kaso na kung saan sinasabi ng Diyos, kaya ipangaral nyo yung balita. Dahil walang nakakaalam tungkol sa kalooban ng Diyos, yun lamang mga taong makapagsasabi tungkol dito sapagkat yung buong bayan namihasa na sa Diyos-Diyosa. Yun ang nakakatakot ko. Ano, akala natin tama. Yung salita ng Panginoong Yesus laban sa mundo. Bakit? Ano ba ipaglalaban ko? Salita ni Kristo o yung mga tradisyon na ginaganap dito? Katotohanan, laban sa kasinungalingan. Mga tao ng Diyos, laban sa mga tao ng sanlibutan ito. Makalangit na karunungan o demonic
wisdom. Refuge versus refuse. Yung mga tumangkilik sa Diyos. Yung mga tinanggap siya at yung mga nag-reject. Christian versus non-Christian. Nakakati sa dalawa. Ang mangyayari nito, maaari baga na ikaw na ay na kay Kristo, tapos gagawin mo yung mga bagay na pangsanglibutan. Hindi yun kumbaga karapat-dapat sa isang linggo. Dahil nga, sa bagay na ito, nandiyan yung katotohanan dala natin, nandito naman sa kabilang kasinungalingan. Yung nagaganap na ito, kasinungalingan ito. Sa totoo lang ho, maraming ipinanganak ng December 25, nasa halos 20 person. Dalawa lang yung hinalungkat natin. Si Saturnalia at si Mitra. Meron pang iba pa. Na napakarami. Kaya sabi natin, pagka ito ay ating kumbaga sinunod ang mga ganitong kaugalian, pagsamba sa Diyos, Diyosan nyo, binibigyan mong papuri yung mga taong nasa panahon na ito na hindi naaayon sa banal na kasulatan. Katotohanan versus kasinungalingan. Colossians chapter 1, verse 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Ito, ang ating Panginoong Jesus. Ito siya, ang ating Panginoong Jesus. Ito naman tayo, yung iglesia. So, mapapansin natin dito, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan sa lahat ng mga bagay. Kung ang Panginoong Jesus ang ulo ng katawan, sino ngayon ang masusunod? Yung katawan o yung ulo? Ang isang katawan ay binubuo ng bawat parte nito. May kamay, may paa. Sa iglesia ay si Kristo ang ulo ng katawan na siyang iglesia. Natural lamang bilang ulo ng katawan na doon magmumula sa ulo ang lahat ng igagalaw ng buong katawan.